Hello guys! So nandito na tayo sa part 2 ng ating video na quick and easy pulutan or ulam. So today magluto tayo ng chicken sisig. So first step natin guys is tunawin lang natin sour margarine, then bawang. Then nga pala guys, kung wala kayong sour margarine, pwede kayo gumamit ng butter. Kung wala rin, mantika. Kung walang wala talaga, wag ka nang magluto. Then next natin sibuyas, tapos yung konting sili lang. Kasi yung ibang sili pati sibuyas mamaya natin gagamitin yon. Okay guys, then haluin lang natin. Halo lang ng halo, halo, halo. Pating kawali, galaw-galaw mo. Ayan, tas tak-tak. Okay, tak-tak pa para itak-tak mo. Tak-tak mo. Ayan, halo na, halo, halo. Siyempre, kailangan natin guys, pati mga gilid-gilid, dapat simutin lahat yan. Kasi alam naman natin, yung mga gilid-gilid yan, nagpapasarap yan sa mga lutuin natin. Then next natin is yung chicken. Nga pala sa chicken guys, pwede natin gamitin yung mga leftover natin na chicken, yung mga prito, inihaw, ano. Kasi kami laging ganyan ginagawa ko, pagka may mga tirang manok sa rep. Then next natin guys, yung luya. Napapansin nyo nga pala kanina guys, di ko sinama yung luya nung nag-gisa ako, kasi pag sinama ko dun yung luya, masyado magiging matapang yung lasa. Eh, yung luya na ginagamit ko ngayon, kaya ako lang siya nilagyan para, alam mo na, pang wala ng lansa kahit papano. So, yan guys, halo-halo lang. So, kanina ko pa ginagamit yung salitang halo, palitan naman natin, gawin natin mix, 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 mix. Yan, di ba? Tapos yan guys, hiyan lang natin siya para sumingaw yung aroma niya, kumapit sa manok. Then, lagyan natin ng asin. Kaya lang natin siya kumulo. And nga pala guys, paalala ko, kailangan malakas ang apoy natin kasi mabilis ang luto lang to. Kasi kung mahina ang apoy natin, ma-overcook yung, alam mo na yung mga kung ano nung ilalagay natin. Masyado magiging malambot. And guys, kasi chicken breast ang gamit natin. So, kung mahina ang apoy, masyado siya magiging malambot. Eh, gusto ko yung parang merong konting lutong. Di ba? Mas masarap yun. Kahit yung sunog-sunog siya, pero mayroong konting lutong. Tapos yan guys, halo-halo lang ulit. Mix, 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 mix. Yan lang ang gagawin natin. Hanggang maluto yan. Joke! Then, oops! Yan! Feeling chef, di ba? Kala nyo may mahulog, wala yan. Try-try lang din, minsan. Mape-perfect din yan. Then, next natin guys is yung mayonnaise. Yan, lagay lang tayo ng mayonnaise. Lagay natin lahat na merong tayo. Kahit konti lang, kasi pang ano lang naman yan. Gagamitin lang natin siya para magmantika. Kasi sa, alam mo, sa Pinas, ginagamit, di ba yung utak ng baboy. Eh dito sa lugar namin, bawal yun. Kaya no choice, kundi mayonnaise. Pero kung wala kayong mayonnaise, pwede rin namang huwag yung lagyan. Di ba? Hindi naman siya masyadong, ano, medyo magiging parang makrimi lang siya pagka merong mayonnaise. Then next natin is yung long green chili natin. Yan guys. So nalagay natin long green chili natin. Nga pala guys, yung baka sabihin ng iba, bakit nilagay ko kagad? Kasi may dalawang option ka naman eh para dito. Pwede mo siyang ilagay na kagad or pagka luto na. Kasi sa akin gusto ko yung medyo malambot yung, alam mo yung sili. Kasi yung ngipin ko hindi na nakakanguya, gurang na, di ba? De, joke lang guys, kasi yung ngipin ko natanggal na yung ano nasa gilid, yung panguya. Magkabila kaya hindi ko na manguya, kaya kailangan ko yung medyo malambot. Sa chicken breast okay lang naman, kahit medyo malutong siya, nangunguya pa rin naman. And nga pala guys, sa pagluluto, kasi alam naman natin, iba-ibang klase ang pagluluto ng sisig. So ngayon, own version ko to, pero hindi naman siya own version, parang pinagsama-sama ko lang. Kasi para sa akin ngayon, ito yung parang pinakamalasa sa pagkakainom siya mainit. Kasi mayroon pang isa pang luto ng chicken sisig din dito. Pwede mo siyang kainin kahit malamig. Hindi na apektuhan yung lasa. So, sunod natin is yung toyo. Lagyan natin ng toyo. Then, halo-halo ulit. Mix, mix. Halo-halo. Mix, mix. Yan. Yung mga gilid-gilid, simutin natin yan. Pampalasa din yan. Hindi dapat pinapakawalan yan. So, yan guys. So, hayaan lang natin siyang kumulo. Kita nyo, nawala na yung ano nung mayonnaise kanina. Naging mantika na, di ba? So, next natin is lagyan natin siya ng paminta. Yan. Mas maigi kung mas maraming paminta para mas maanghang siya. Di ba? Mas masarap ang maanghang.
kesa sa hindi maangkang. Then yan ulit, halo-halo, mix, mix, halo-halo, mix, mix. Yan lang ang gagawin natin hanggang mamaya. Yan, sige pa, halo, oops, tak-tak na. Then, antay lang natin guys na kumulo siya. And nga pala, hina natin yung apoy kasi ma-overcook na masyado. So, medyo papakanin lang natin. Papakapitin pa natin ng konti yung lasa na mga pinaglalagay natin sa manok para mas masarap, di ba? Okay guys, ayan, kumukulo na siya. Naamoy ko na, may sisig na siya. Nga pala guys, mabalik tayo sa title ng video na to. Itong sisig na to, saan ba siya talaga mas maganda? Pang pulutan o pang ulam? Comment nyo guys ang sagot nyo kung anong mas prefer nyo para sa sisig na to. Okay guys? Okay guys, o yan. Malapit na siya. Mukulo. Amoy namin na. Tsaka medyo tuyo na siya. Kaya ilalagay na natin yung sibuyas at sili na natira kanina. Ayan guys. So pagkalagay, ano pa bang gagawin natin? Edi, halo, halo, mix, mix na naman tayo. Pero saglit na lang. Tsaka nga pala guys, pakitodo na yung apoy nyo. Kasi, ano, saglit na lang to. Saglit na lang talaga. So, ayan guys. Okay na siya. So, lalagay na natin yung itlog. Pagka nilagay yung itlog guys, huwag nyo nga haluin muna. Lagay nyo lang habang malakas yung apoy. Tapos pagkalagay nyo ng itlog, papatakan nyo na ng lemon o kaya kalamansi. Kasi dito mahalang kalamansi, kaya lemon ang ginagamit namin. Okay guys, ayan. Mukha na siya talagang sisig. Halika na, siya na ay mali. Kumain na pala, iulam na yan. Okay guys, so thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel, Kusina ni Payat.